Okay, marami pang mga tao kagaya ni Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. At lahat po yan, dumaan po yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot. Mangarap mo bang na gumaan ang iyong buhay? I-visualize mo lang, matutuloy yan, no? Pangarapin mo, kasi once sa pinangarap mo, mangyayari naman yan, katumbas ng pagsisikap at pagsisipag, diba? O kaya naman umasenso, paano nga bang mabuhay ng masaya at masagana? Halina't magulot ng kaalaman at tips ng pangkabuhayan sa Golden Treasure Program kasama si Emily Diaz. Alright, okay. So, welcome po sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. At nais ko po kayong batiin ng isang napakagandang araw, ano? Nasa naman kayo ngayon sa sulok ng ating mundo. Ano man ang inyong ginagawa, nagluluto, nagda-dry, no? Kung nakasubscribe kayo ay definitely napapakinggan niyo po ako ngayon, ano? Okay, so kayo ngayon ay nakikinig ng podcast ng Golden Treasure. At ako pong inyong lingkod na si Emily Diaz, makakasama ninyo sa halos isang oras sa pagkakataong ito. At layunin ng programang ito na magbigay po ng inspiration at pag-asa sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga life tips at pagtuturo ng mga skills, no? Yan po ang ginagawa ng Golden Treasure. Nagtuturo ng mga kaalaman, mga skills that could turn into a business. At alam nyo ba na ang Golden Treasure Skills and Development Program ay 23 years na po in the service na nagtuturo ng mga entrepreneurial at mga livelihood seminars, mga lifestyle seminars. At alam nyo, napakarami na pong mga natulungan, no? Umaman, tapos yung hindi lang naman sa when it comes sa pera, no? Yung mga nag-seminar sa amin, nagamit nila sa kanilang pang-personal na gamit, no, sa kanilang pang-araw-araw na pumumuhay. At yun naman yung nag-i-aim na magkaroon ng negosyo, no, and then nag-attend sila sa Golden Treasure, gumanda po ang kanilang mga buhay. Dahil sa mga natutunan nilang mga produkto and then naging negosyo nila, no. Kumbaga nag-level up ang kanilang mga kaalaman dahil sa mga natutunan nila sa pamagitan ng mga seminars na itinuturo ng Golden Treasure. At itong podcast na ito ay isa pong platform na nagtuturo sa mga nagdanais pang matuto at magkaroon tayo ng mga tamang diskarte sa buhay. Itong podcast na ito, no? At nang sa ganun ay makatulong din upang mapagtagumpayan natin yung whatever challenges yung ating na-encounter sa day-to-day, no? At sabi mo nga, maging kayang-kaya mo yan i-handle. At nang sa ganun ay mas maging successful pa tayo, no? Maging successful, maging healthy and wise. Yan. Kasi hindi naman about all yung paano kumita ng mga pera, kundi pati po yung mga discarded and kung paano natin maaalagaan yung ating mga sarili, no? At in the end ay magdudulot ito sa atin ng happiness sa buhay natin. Yung mga tips na aming ibinabahagi po dito. Okay, mapapakinggan po ninyo ang podcast na ito sa pamagitan ng Filipino World Channel. At ang ating host ay nandyan pa ho sa Alberta, Canada ngayon. At mapapakinggan nyo ako any time of the day, ano man ang inyong ginagawa, sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout, ganun din sa Amazon Music at Rumble TV, Dailymotion. Yan. And of course, syempre, kailangan na gusto ko pong shout out or batiin yung ating mga kababayan na patuloy sa pagda-download ng ating mga podcast, no? So shout out po dyan sa mga downloaders dyan po sa USA, Canada, Europe, no? Ganun din sa lalo na dyan sa Europe, particularly sa Switzerland, sa Spain, Norway, ganun din sa France, Germany,
dyan sa law. Ang ating topic today ay yung beating burnout, no? How to beat burnout. Yan. So, actually, no, itong pag-uusapan natin ay isang topic na minsan ay nangyayari din sa akin. At nangyari na din ho yan in the past, no? At kaya ito yung topic ko ngayon, no? Pero mabuti na nga na-overcome ko na yan, eh, no? Awa ng Diyos, hindi na nangyayari to na talagang nababurnout ako. Lalo na nung nagka-COVID, hindi ko na nararanasan yan. Kasi nga nung nagka-COVID, hindi na araw-araw yung pasok. So, nagkakaroon talaga ako ng time to rest o magpahinga, no? Kasi ang solusyon lang naman ng burnout is pahinga, eh. At kaya po, ito yung napili kong paksa sa araw na ito. Kasi ho, gusto ko pang mag-research nang sa ganun, makontrol ko pa yung sarili ko at nang sa ganun ay hindi na po ulit mangyari sa akin talaga totally at maalagaan ko pa nang gusto yung sarili ko. Okay, so yun na nga, ang topic na tinutukoy ko ngayon ay yung how will you beat burnout? So unang-una, ano ba yung kahulugan ng salitang burnout sa Tagalog? Yan. So ano pang ibig sabihin nito? Okay, ang salitang burnout sa Tagalog na ito yung karaniwan na pinagdadaanan ng mga negosyante o hindi lang naman negosyante yung mga nagtatrabaho dyan, mga nag-oopisina, no? No? Ang ibig sabihin niya sa Tagalog ng burnout ay yung pundido na o pundido ka na. So meaning, napundi ka na o naubusan ka na ng energy, no? O nakakaramdam ka ng stress, no? At pagiging hindi na masaya sa pagtatrabaho. Let's say, you know, halimbawa, hindi na ako masaya sa trabaho. Oh, grabe, nakaka-stress to. Well, hindi lang naman to applicable sa trabaho, no? Kahit sino po ay pwedeng maka-experience nito. Halimbawa, even yung isang mother, no, isang ina ng tahanan. Halimbawa, napakaraming anak. Nako, nakaka-burnout din ho yan. Biro mo, isa yan sa pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Yung mag-alaga ng mga anak, lalo na yung mamaya, mag-iiyakan, sabay-sabay, papakainin mo and all that. Although masaya mag-alaga ng anak, kaya nga lang po, nakakapagod. Yan. Eh, lalo na kung wala kayong kasama sa bahay, di ba? No, 'di ba? Yung bang wala tayong katulong na makakatuwang natin sa pag-aalaga, tapos maglilinis ka pa, maglalaba pa, at kung ano-ano pa. Eh talaga pong nakakapagod 'yan. Naalala ko tuloy yung palabas ni Jennifer Aniston at saka ni Owen Wilson. This is an old movie. Na yung title ay yung Me and Marley. Kung napanood niyo 'yan sa Netflix, yung si Marley aso 'yan na labrador. Na walang ginawa kundi magngat-ngat dito, ngat-ngat doon, poop dito, o yan, dudumi kung saan-saan, tapos iihi pa. Tapos itong si Jennifer Aniston, biglang nagkaroon siya ng anak na magkasunod yung pagbubuntis niya. Nabuntis siya ngayon, the following year, nabuntis ulit agad. So alam niyo yun, talaga namang pagod na pagod siya, tapos yung aso pang makulit, na walang ginawa magkalat, ayun, na-burn out siya. Yun. So, nag-decide siya na ko, wala na, dispose natin yung aso, hirap na ako, sabi niya doon sa asawa niya na si Owen Wilson. Pero in the end, na-realize si Jennifer Aniston, burnout lang pala siya. So, kailangan lang niya na konting time for herself. So, later on, na-decide niya na hindi na natin papaalisin si Marley yung aso nga. Kasi, naging part na rin siya ng family. So, yun. So, ang kailangan lang talaga ay rest or pahinga. So, anumang sitwasyon ay posible talagang makaramdam po ng burnout, hindi lang sa pagtatrabaho, no? So, yung pagdadaanan mo tong burnout, alam mo yung feeling, para kang nauupos na kandila at talagang pagod na pagod, no? At kaya, lalong-lalo na, no, dun sa mga nagtatrabaho dyan, ano, ay maari pong makaramdam ito ng ganitong pagkapagod or pagkaupos. All right, no? So bago natin masugpo yung tinatawag na burnout, no? Paano natin masusugpo yung pagka-burnout o pagkapagod ng todo, ng sagad,
no? Ay kailangan ho natin munang malaman yung mga warning signs. Kasi may mga warning signs ito na mararamdaman natin mismo sa ating pangangatawan kung ikaw ay burnout na. Well, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Okay, kasi lalo na po kung kayo ay isang negosyante, di ba? Hindi lang naman puro pagkita ng pera ang ini-aim natin. No? Kailangan din kasi yung katawan natin ay maalagaan natin, no? Kailangan natin maalagaan. Dahil bakit ba tayo nagtatrabaho? Di ba para naman din sa sarili natin? So, kailangan maging masaya din tayo. Kaya kailangan kasi maging balanse. Kaya rin natin ito tinatapik, no? Alright, so, ito yung mga warning signs na ikaw ay nababurnout na. Isa pa, yung isa, no? Difficulty of work and yung ganun. Kailangan talaga maging balanse na. Okay, so mga signs, ano? Isa pang mga sinyales kung kayo ay burnout na ay yung health problems na tinatawag. Alam nyo ba na kapag nababurnout na tayo, ay may malaking negative impact ito sa ating physical at mental na kalusugan, no? Yung mga side effects ng pagka-burnout, no, ito ho, sasabihin ko sa inyo yung mga side effects ay yung back pains, depression, heart disease, obesity, yan, no? At isa pa yung lagi kang may lagnat at lagi may sakit, nako, isa pong senyales siya na nabe-burnout ka na. Kaya halimbawa, nararamdaman mo that burnout ka na, and this is already affecting your health, no? Ay dapat mong tanungin yung sarili mo na is it worth it daw ba, no? Yung trabaho ba, worth it ba yan para pagkamatayan ng katawan mo, no? Na sobra kang mapagod para ipagpalit mo yung kalusugan mo. Tanungin mo yung sarili mo. Well, kung masagot mo yan sa sarili mo, kung worth it ba para ipagpalit yung buong kalusugan mo, eh mag-isip-isip ka na. Okay, so another side effect ho ng burnout syndrome, ay yung naaapektuhan nito yung tinatawag natin na yung abilidad mo na makapag-isip ng tamang desisyon. Talaga, totoo yan. Or nawawala yung ating emotional control na tinatawag. Tapos isa pa, no, sign na burnout ka na, yung bang walang mga katuturang pagkakamali. Halimbawa, naiwanan mo yung ganito, yung susi, kung saan-saan ako, saan ko ba nalagay yung susi ko? Yung pala, nandun lang sa, nailagay mo sa kung saan, mga ilalim ng ganito, ganyan. Yun, kasi wala na eh, makakalimutin ka na, yun na. Isa pa, nakakabasag ng kung ano-anong kagamitan, mga baso, ganyan. So yan, isang sign na rin yan na nababurnout na tayo. Nakakagawa tayo ng mga walang saysay na mga pagkakamali, no? Yan yung mga signs na na-burnout ka na. Yan, isa pa, minsan may mga ginagawa tayo na imbis na ma-relax tayo, paminsan-minsan, ay talagang sasagarin natin yung ating energy to the max. In what way? Halimbawa, yung bang pati sa bahay, no? Ay nagtatrabaho ka pa, no? So dahilan dyan ay talagang mababurnout ka kaagad, okay? So ano ibig sabihin nito at bakit ka mababurnout pag inuuwi mo yung trabaho mo sa bahay? Unless ha, na ikaw yung isang tao na work at home talaga, na dyan ka talaga sa bahay nagtatrabaho, no? Pero kung let's say may opisina ka, tapos pagdating doon, pagkatapos ng office mo, uuwi ka na naman, tapos doon magtatrabaho ka na naman pagdating sa bahay, na hindi tama yon. Bakit? Kasi po ang bahay, there should be a place na tinatawag na sanctuary, no? Na kung saan doon ka magpapahinga dapat. At doon mo gagawin kung ano yung passion mo. Ano yung gusto mong gawin? Okay, ano ba yung gusto mong gawin? Noong pag nandun ka na sa bahay, gusto mo bang matulog, pahila-hilata? Ayan, that's a part of relaxation and that is correct, no? Isa pa, gusto mo bang magluto? Passion mo ba yan? Or whatever kind of relaxation na alam mong masaya ka pag ginagawa mo, manood ng TV, yun dapat yung ginagawa mo. Hindi yung nandun ka na. Tuloy, ano ka, wala ka karing puknat sa trabaho, no? Yung inuuwi pa yung trabaho sa bahay, nagsusulat pa or whatever. So, hindi na tama yun. Yung mga teacher normally ganyan eh. Kasi inuuwi nila yung mga, di ba, yung mga lesson plan nila sa bahay. Yun, ganyan yung mga teacher. So, syempre, kaya
No wonder, pagdating sa estudyante, ang susungit kasi na-burn out na sila. Okay. So, ito naman yung signs na na-burn out ka na. Okay, signs yan, maliban doon, no? Yung fatigue, negativity, losing motivation, and poor self-care. Okay, so ngayon naman, ang pag-usapan naman natin is how do we fight burnout? O kanina yung signs. So ngayon, ano naman yung mga ano pag-usapan naman natin? Paano naman natin mapaglalabanan, no? O anong solusyon para wag ka nang maramdaman mo tong pagka-burnout ng ganyan, no? Nagbi-breakdown, no? Okay. Number one, isa is to disconnect, no? Kailangan mo na i-disconnect mo ang sarili mo electronically from work. Yan. Kapag kasi halimbawa sa trabaho mo, ay reachable ka 24/7, ay talagang ine-expose mo yung sarili mo sa stress. Naalala ko tuloy yung pelikula, no? Yung pelikula ni Anne Hathaway and Meryl Streep, lumang pelikula na to. Yung The Devil's Wear Prada. This is a very good movie. Ang ganda ng pelikula, no? Pero kung mapanood ninyo, si Anne Hathaway, no, ay boss niya si Meryl Streep. At si Meryl Streep naman ay isang sikat na fashion editor. No, yan yung trabaho ni Meryl Streep. Ang problema, kaya sumikat si Meryl Streep doon kasi sobra talagang sub-sub sa trabaho. So, ang gusto niya mangyari, pati yung sekretarya niya, na like si Anne. Kasi ganito pala mangyayari, parang mamamatay naman ako dito pala, sabi niya. Yun. So, yun. Kasi kailangan nga po, balanse lang. Yun. Minsan naman, may sasakit sa ating mga tiyan o paa or whatever. Mga senyales siya, no? That we have to pay attention because if we are already stressed out and burn out na, yung ating katawan ay magsasalita na. Totoo yan, no? Wala siyang boses, pero ang boses ng ating katawan, yung kung ano yung masamang mararamdaman mo, yan na yung pinakasenyales na nagsasabi na tama na pagod na ako, kaya kailangan ko munang huminto, no? Kailangan munang magpahinga. Yan, kaya yun, makakaramdam ka, pananakit ng tiyan, ng ulo, yun yung mga signs na burnout ka na. Yan, so you have to learn and to pay attention because our body is always talking and all we have to do is to listen. Okay, so ano pa dapat gawin? You have to schedule relaxation also. Halimbawa, yung pagpapamper sa sarili, no? Gaya ng massage. Ako, natandaan ko, when I started my business, mga businesses ko, talagang sobrang pagod ako noon, no? Pero nung na-discover ko yung massage, no, halimbawa, that's one form of my relaxation. Nung na-discover ko yung massage, sobrang laking bagay, at talagang parang mas lumago pa yung sales ko, yung income ko, kasi natutuwa ako mag-relax, kaya kailangan talaga matuto tayo mag-relax, eh. Kasi pag natuto tayo mag-relax, mas makakapag-isip ka ng mas magagandang ideas. At syempre, pag nagawa mo yun, marami pang mga blessings and income ang dadating sa'yo. Isa pa, what are the kinds of relaxations na alam mo? Manicure, pedicure, o yan, kung yan yung nakaka-relax sa'yo, why not? Yung iba naman, gusto nila magbasa ng libro. At the same time, painom-inom ng tsaa, dun sa coffee shop, yung maganda po yun, yung ganun. That's a form of relaxation. Punta ka sa coffee shop o kung lobby ng hotel, mura lang naman ang mga tsaa dun, tsaa lang naman orderin mo. Basa-basa ka ng libro, at the same time, nakikinig ka ng mga relaxing sounds and music. Yan po. And you can also plan out, maliban dyan, no? Pwede ka rin magplano ng mga out of town trips o bakasyon. Sa ngayon, ang hirap eh. Ang hirap pa pong mag-travel. Pero, okay lang naman. May mga probinsya dyan na pwede kang mag-vacation out of town, no? Aside sa Metro Manila o kung nasa bansa ka, mag-out of town ka. Tapos, halimbawa, nag-out of town ka na, yung a walk in a beach, no? Na lakad-lakad ka sa tabi ng dagat, pang-pang ng dagat, na nakapaa. Dapat to, pag nandun kayo sa tapat ng dagat, nakapaa ka lang.
Kasi alam nyo, maganda yung na nadadampian ng buhangin ng inyong mga paa. Kasi napaka-energizing po niya. No? Kung nagkaroon kayo ng opportunity na makapaglakad sa tapat ng dagat. Isa pa, halimbawa, walang dagat o didamuhan. Totoo yan, no? Meron silang mga, ano eh, mga energizing energy na ipapasa sa'yo, no? Nature po yan eh, no? Yung nature na yan para ma-energize tayo at nakakatulong to sa ating kalusugan at katawan. Yan, magtapak ka sa lupa, sa paa, no? Kung yan lang yung possible, kung let's say walang dagat, yan lang yung posible mong gawin. Pwede mong gawin yan. Isa pa, no, na para makatulong na hindi tayo makakaramdam ng pagka-burnout ay yung take a regular breaks, no, during work day. No, halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang opisina, kailangan mo magkaroon ng at least 15 minutes break, no, sa work schedule mo. Or 30 minutes o 1 hour, then mag-nap ka na rin, no? O kahit ano pa man, ano? At kung dahil sa, let's say, makakapag-nap ka, that's a good thing, no? So, yan. You have to take a regular breaks during workday. Isa pa, no? Ito pa. Lean on your support system. Ano ba yung, sino ba yung mga support system natin? Siyempre, mga tao yan, no? Na kapag kasama mo sila, makakaramdam ka ng kaligayahan. So, let's say, asawa mo, mga anak mo, boyfriend mo, o girlfriend, or whoever, mga friends. Yan yung pinaka-support system mo. Na alam mo masaya kapag kasama mo sila, no? At alam mo kasi pag yung mga tao niyan, no, pag break ano ka na talagang overstress, tas masaya ka na kasama sila. Yan yung mga tao na magpapaalala sa atin na may mga taong malalapit sa iyo na masaya ka kapag kasama mo sila. Na masaya rin talaga palang buhay sa mundo, no? Para nga mabalanse, kailangan meron ka ring asosasyon, no, with your support system. Yan. Okay, so halimbawa naman, ano? Okay, so another tip na makakatulong para mapaglabanan mo yung burnout. Halimbawa, bringing it all together, lahat ng mga tips na i-share ko ngayon, no? Pagkatapos in the end, stress ka pa rin at burnout ka pa rin. Okay, so iba na yung problema mo. Maaari ang problema kasi kasi pwede ka namang maghanap pa ng negosyo, mag-open ka ulit ng business na hindi ka na mai-stress, o yung business na passion mo na masaya ka pag ginagawa mo yung negosyo na yan. Yun, di ba? Because it's about time to move on and look for a new thing to do na magiging masaya ka doing your passion at mahal mo na ginagawa mo yan at masaya ka na ginagawa mo yan. Because you know, life is so short and so we have to make it to the most. Alright, so yan po yung ating paksa sa araw na ito. At I'm sure na marami tayong matututunan dito kasi kagaya nga na sinasabi ko, hindi naman syempre, maganda na, no? Maunlad na yung negosyo mo, kumikita ka ng maraming pera, at the same time, masaya ka pa dahilan sa hindi ka na i-stress, parelax-relax ka. Kasi alam nyo, dapat to, ang mangyari dapat ay ang pera maging alipin natin. Hindi yung tayo yung nagiging alipin ng pera, o hindi yung nagiging Panginoon natin yung pera. Dapat ang pera nagtatrabaho para sa atin. Di ba? Ganun naman dapat eh. Dapat nagtatrabaho yung pera para sa atin. At hindi tayo yung nagtatrabaho para sa pera. No? Kaya yun, maganda yung mga topic na ganito para sa ating well-being. Okay, so yan po, no? At sa susunod na episode ay meron din tayong paksapan at tatalakayin. And sana po yung makakapakinig nito na pumapasok po sa Facebook page ng Golden Treasure, I mean, at matutunan kayo at maaaring magkaroon din ng realization, no, sa buhay natin kung ano ba yung mga tamang gawin. Importante kasi yung health natin eh, at saka yung happiness natin. Okay, so alam nyo ba, yun lang akong tubig.
Alam nyo ba na yung tagline ng Golden Treasure ay yung "We change people's lives," no? Yes, dahil lang sa, alam nyo, dami na po ng buhay na nabago. Dahil lang doon sa mga kaalaman na aming ibinahagi sa loob ng 24 years, no, na pagtuturo ng Golden Treasure. Because we are providing the tools that you need to succeed in life. At ito po yung mga tools that we provide, no, via seminars that we are offering. Kagaya po ng soap and perfume making, meat and fish processing, at may kasama ho yan na paggawa ng ice cream, no, bonus course yun. Ganun din yung car wash and car detailing business operation seminar. Meron din tayong seminar about comprehensive car wash and car detailing. Dalawang araw yan. Intensive na po yan. Yan. Isa pa, nag-o-offer din ho ang Golden Treasure ng baking class, ha, yung mga mahilig mag-bake dyan. Nung last Saturday, ang daming participant ng baking, no? Inabot ng halos 20 participants. Oh, grabe po. Kasi mag-alert level 1 na naman, no? Okay, ganun din ho. So sa baking, ang topic ay yung pastry baking class, cake baking and cake decorating, ganun din yung bakery shop business operation na meron tayong isang araw, at meron din tayong tatlong araw na baking and bakery shop business operation seminar. Nagtuturo din ang Golden Treasure ng pizza and shawarma making, artisan bread baking, mga artisan bread na sabi nga ito nga yung mga tinapay ng mga rich, no? Hindi, kasi ito po yung mga health conscious, no? Na mga tinapay, ang sasarap, no? At walang mga, normally walang butter na ginagamit, eh, kaya healthy talaga. Yan. Ganun din, may mga lifestyle seminar din ang Golden Treasure. At may bago po kami seminar ngayon, ha? Yung The Art of Professional Blogging. It could be a lifestyle seminar, pero pwede rin pagkakitaan, business opportunity din. So, maliban po doon sa bagong seminar na professional blogging na nagtuturo na kami ngayon, nagtuturo din ng Golden Treasure ng Fresh Flower Arrangement Seminar, Candle Making, no? Yung decorative, ha, yung aromatic and decorative candle making. Ganun din yung nagtuturo din tayo ng, okay, ito naman, yung mga pagluluto pa rin, yung takoyaki, Belgian waffle, and crepe making, paggawa ng mga donut, yan. At ganun din mga beverages, no? Coffee Barista Business Operation Seminar, Milk Tea and Fruit Tea Business Operation Seminar, Milkshake and Frap Shop Business Operation Seminar, at may online class din tayo, like Canteen Concessionaire, Business Franchising, Soap and Perfume Making. At para humalaman pa lahat ng mga seminar na aming ibinibigay, ay please visit our website at www.goldentreasureskills.ph. Facebook, of course, ito po, Facebook Golden Treasure Skills and Development Program. At meron din tayong YouTube, Instagram, at i-follow nyo po kami, no? At sa aming dito sa mga ano to, social media pages namin. Or tumawag kayo, telephone number 0927-641-4006. Yan. At lagi po tayo mag-pray na sana maging safe po tayong lahat. No po? Okay, so ito po ang inyong lingkod na si Emily Diaz. Bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw. At chill-chill lang and relax and be happy always. Thank you.